course, Miss Linteres, makakasama niyo po para sa ating segment na Usapang Health or Usapang Pangkalusugan. At ang pag-uusapan natin ngayon, mga kasambahay, ay ang tinatawag na hyperhidrosis. Ano nga ba ang sakit na yan? Yan po ay didiscuss sa atin ng ating pagkagandagan ng dermatologist. Pagkagandaganda talaga. Good morning once again, Dr. Sara Barba. Good morning. Good morning, Ate Lee. Talagang may ganun ka eh. Bahay. Okay, pag-uusapan natin yung hyperhidrosis or excessive sweating pala yun. Yes, ayan, sa picture sa likod, no? Yeah, yes, Ate Lee. Excessive sweating. So yung mga lugar na hindi naman dapat pinagpapawisan ng matindi, pinagpapawisan. No, actually, hyperhidrosis, it can occur anywhere in the face and even in the body, no? So kahit saan, kahit, di ba, usual natin yung mga intertriginous areas or yung mga singit-singit like underarm, okay, yung groin, okay, yung mga, yung iba, yung mga malalaki yung breast sa ilalim. Chest area, sa ilalim or in between yung cleavage, yes, ganyan. So, sa paa also and sa paa and sa kamay, no? So pag sinabi kasing excessive sweating, that's sweating beyond the normal secretion. So kailangan natin alamin kasi yung usual, lalo ngayon tag-init na, no? Yes. Lagi talaga naman tayong pinagpapawisan. Dapat pa ang pawis pare-pareho siya from head to toe, walang part na excessive or masobra. Actually, on the average, no, hindi naman natin talaga actually sinusukat, no? But based on the studies conducted before, no? Yung standard kasi na sweat secretion would be around 0.5 to 1 ml per minute. Yun na yun. Or total of 10 liters within the 24-hour period. 10 liters? Pwede kang magpawis ng 10 liters in 24 hours? Yun yung on the average individual, hours. Yes. Okay. Though, sinasabi nga, pag hyperhidrosis, hindi naman porke, kunyari nag 11 liters ka 24 hours na. Basta beyond 10 liters within 24 hours, like 11, excessive sweating na siya, no? So, beyond the quantity, it's more of kung ano ba yung parang naibibigay niyo yung disturbances dun sa activities ng tao. Pag, for example, apoletation, pagka sobrang pawisin yung kamay niya. So, di ba, it's usual for them na nag-shake ng hands with dun sa mga namimitila na tao. So, syempre, hindi rin nila gusto yon, no? Syempre, parang that's why they rub it first, di ba? Yes. Oo. Magkaiba ba to, doktora, dun sa tinatawag nilang pawisin na tao? May pawisin talaga na tao, okay. Yeah. Meron din namang hindi. But, kung kunyari pawisin na and then beyond that, for example, lalo na yung mga celebrities, siguro hindi magandang tingnan kung naka-dark, tapos kita basang-basa na yung dito sa may underarm area, no? So, meaning to say, talaga namang pawisin yung underarm. However, pagka ganong sobra na talagang kita mo halos pigain na yung ano sa may sleeves, opo, no? So, of course, that would be beyond normal. So, you call that hyperhidrosis. Okay. So, yung mga obvious na pagka nakapolo ka lang, nandun ka naman sa medyo cold area, tapos nagsusweat ka pa rin. Yan yung tinatawag man. Di ba minsan ganun? Kahit nasa malamig na sila, nagsusweat pa rin sila? Correct. Oo. Uh-huh. Kasi yun, para lang alam ng ating mga kasangbahay no, na nanonood ngayon, yung ating kasing sweat glands, iyan ang nakakatulong sa atin para ma-release natin yung heat ng katawan. Okay. Okay. So, and normally, in a normal scenario, no, pag ganyang tag-init yung panahon, o kaya if the individual is under stress during that time, no, kunyari, isang particular time na yan, kumbaga, mag-e-exam or anything. For example, kunyari, sports din, like kunyari, nagba-basketball, yung mga yan, sweat glands, triggered yan para mag-produce ng secretion. So, which you call sweat. Okay. Yeah. So, but, kunyari, kahit na walang triggering factor and then biglang pawis lang siya ng pawis, like what you said, kahit malamig sobrang pawis na pawis, so you consider that far from normal, so that's abnormal already. You call that hyperhidrosis. So aside from the weather, doktora, pwede rin, di ba, hindi nga cause din ng weather, pero yung bang stress na tinatawag, yes, kasi di ba mas stress ka, mas lalo ka nagiging pawis. Yes, okay. Bakit ganito? Kasi we have kasi di ba sa nervous system natin may tinatawag na sympathetic tsaka parasympathetic na baka magdugo yung ilong, no? Oh, kasi yun na natin simple. For example, sa sympathetic. Oh, alam ni Attorney Reggie. Sige, Attorney Reggie, Dr. Reggie Tombol. Ang sympathetic nerve yun yung mga by your control. Ang parasympathetic nerve yun yung mga automatic, hindi mo na kailangan with conscious effort na kontrolin. Okay, sige, tama yan. Gawin natin mas simple yung sinabi niya. Ano? Ang
pag kasi iniisip mo, ano ba yung mga effects ng sympathetic? Usually yung isang basket, pag nagba-basketball, yung player, no? So, syempre, pag dilat na dilat ang mata niyan. Kasi syempre, hindi mo makakita yung kalaban mo sa, ano, sa game, di ba? O sa pawis ng pawis. And pag sympathetic, di ba, hindi naman umiihiyan habang nag-game. So, meaning to say, no, ano, urinary secretion. Well, hindi rin napupupos yung mga yan. Kasi tabi po sa mga nag-aalmusal, kasi no? Kasi yun nga yung control mo. And okay, generally, ang nagko-control ng sympathetics natin would be the epinephrine or norepinephrine. Mm-hmm. But in the case of the sweat glands, is acetylcholine. Okay? Yeah. So yung acetylcholine, yung nagko-control ng labas ng ano ng pawis, no? Parang pangalan ko lang, ano, ethylene. Ethylene. May tanong sa Will. Ko lang, hindi ko lang alam. Oo nga, parang classroom lang eh. But my question, Doc Sarah, is yung sa hyperhidrosis, di ba, sa, let's say, sa armpit, is it normal na one armpit is more sweaty than the other? Yes, it can be normal. It can be parang normal also. But kasi like for example, may pwede naman kasi na ano eh, may tinatawag tayo na pwedeng sa sweating, pwede siyang focal, pwedeng generalized. Okay. Pwede rin na kung same area, pwedeng symmetric, ibig sabihin both left and right, or pwedeng asymmetric, pwedeng yun lang dun sa isang side. Pwede rin siya. Okay. It depends on how plenty the sweat glands in that area is, and also with the activity of existing sweat glands in that area. So it can happen also in the hands. Na yes, exactly. Isa lang. Ang most common would be for hyperhidrosis would be the axilla or the underarm, followed by the hands. Okay. Then anywhere else in the body, like for example, yung sa chest, feet also. Mm-hmm. So yun, pwede yun. Sa face, you've mentioned sa face. So merong pwede magkaroon ng hydrosis sa side ng face? Yes. Sa face part? Ang most common sa face would be here. Dito sa may temples, pababa. Dito sa may ano, sa may mandible, or dito sa may panga. Yan, pababa yan. Tulo ng tulo yung pawis. Kalimitan dyan ang, ano, ang very common. Alright. Alamin na po natin, sino ba ang most possible na magkaroon ng hyperhidrosis. No? Okay, so walang pinipiling tao ito, no? Mm-hmm. Kasi ang most common cause would be idiopathic, ibig sabihin unknown. Mm. Okay, so pero this can also occur secondary to a nervous system problem. Oh, like what I said nga, di ba? Na-mention natin kanina yung nervous system. May control ang ating central nervous system or yung brain, and then peripheral or yung spinal cord. Kasi bago magpawis yan, dadaan yung track na yan eh. Diyan dadaan, diyan magsisend ng signal hanggang makarating yan dun sa sweat glands. Okay? So, pwede siyang secondary. Kunyari, may brain tumor. Pwedeng magka-meron ganun. But like what I said nga, primarily, ibig sabihin idiopathic, mas common yan sa mga tao, common yan na walang, hindi alam ko ano yung cause niya. Pero walang yung origin. Age, doktora, meron bang average age wherein doon nila usually nararamdaman na meron na silang hyperhidrosis? Oh. Yes, it's common to occur during the second and or third decade of life, or yung mga 20s and 30s. Dahil diba dyan, sobrang ano eh, nasa peak na activities. Okay. Yes, so mas more on male or female? Kalimitan male. Yes. Okay, meron tayong katanungan kasi yung mga taong mahilig kumain ng maanghang. Ayan, nagpapawis ang buong, totoo no, pag kumakain ka ng maanghang, pati yung anit mo, tsaka yung buong katawan mo, parang ang pinagpapawisan, di ba, ng sobra. Yes. Tapos nabumula ka. Kasi, pwede bang mag-trigger din yan ng hyperhidrosis? Probably, during that moment lang naman na ano, na kakakain niya lang, doon magti-trigger ng pagpapawis, but not necessarily hyperhidrosis. Mm-hmm. Okay? Kasi syempre yung maanghang, nakakapag-increase yan ng body temperature natin. Mm-hmm. And like what I said, the sweat glands, they function to release the body heat. Oo. Okay? Pero minsan kasi, Dok, anit lang eh, pero hindi naman pinagpapawisan yung buong katawan mo. Pinagpapawisan ka sa mukha mo. Ganyan, pag kumakain ka ng maanghang, lalo na kung tatlong siling labuyo na yung tatlong siling labuyo. O malaking sili. Pero usually, umaanghang, talagang pinagpapawisan yung ulo mo. Pero yung buong katawan. Probably kasi, syempre, ang head area kasi natin, siya yung most prioritized sa blood flow eh. Mm-hmm. Okay, so syempre, mas maraming blood flow, mas maraming heat. So that's why, para ma-counteract yung heat na nire-release ng katawan natin, like what you said, mas maraming nga, mas nararamdaman sa head, kasi mas maraming nga yung blood flow doon. So, yung sweat glands doon, mas activated as compared with the sweat glands present in the other areas. Yun naman pala. So, pag-usapan na natin since medyo embarrassing nga ang pagiging hyper
Hydrotic. Hydrotic ng isang tao. Kasi syempre nakakahiya pagka nakikitang nagbabasa yung armpit at pati yung mga kamay. Ano pong kind of treatment ang pwede nyo pong ibigay sa mga taong ganyan? Pwede ba bang magamot yan? Do? Yeah, pwede naman. Though, depende kasi like for example, sa axillary area, minsan may nerve na tinatanggal dyan para hindi na masyado. Pero masyado naman siyang invasive, no? Mm-hmm. So yung iba, they go for Botox injection. Mm-hmm. Kasi Botox? Like what I said, yes. Botox, Botox na ginagamit sa wrinkles. Yes. Like what I said kanina, yung hormone na acetylcholine ang nagre-regulate ng secretion ng sweat glands. Mm-hmm. And ang Botox pini-prevent niya yung release ng acetylcholine. Ganon. Okay, so pagka na-treat mo na yung area na yun, for example, sa underarm, so alam natin, temporary lang ang result ng Botox, usually 6 to 7 months. So, yes. Yung hyperhidrosis controlled within that span of time. Tapos mararamdaman mo na lang na nawawala na yung Botox effect pagka medyo... Nagpapawis ka na ulit. Okay, yeah, so magpapa-inject ka na lang ulit. Yeah, but I encountered some patients after like siguro 3 times sila na nakapag every 6 to 7 months. Mm-hmm. Nag-weekend na rin later eh. So, hindi na sila nangailangan later. Oo, pero yun. Doc, merong mga tao kasi may mga sakit like hypertensive, diabetic. Yeah. Wala bang contraindication sang Botox pagka ginagamit sa hyperhidrosis? For hypertension, no naman. Wala kalimitan naman. Lang, most common contraindication natin would be among females would be yung pregnancy and active nursing. Okay. Or yung pagpapadede sa ano, mm-hmm, sa breastfeeding. Doc, wala bang topical na ano? Oh, na remedy? Oo. Actually, mga milk, tawas, or something na ginagamit. Sabi nila tawas. Kung hindi hyperhidrotic ang tao, kaya ng mga tawas or alum. Okay, but no, if kunyari, sobrang hyperactive hindi yung mga sweat glands, hindi rin talaga kaya. May mga machine, yeah, may mga machines, yung they call that electrophoresis machine. Mm-hmm. Meron yung kinokontrol nila, yung mga ion channels ng ano, na may kinalaman din sa release ng sweat, no? Yun, nakakatulong din. But just like Botox, that's temporary relief. Yeah. Yung iba naman, syempre mahal din naman kasi magpa-Botox. No? What they do cold compress. Oh, so, that will at least help. Kasi, okay. Mas kasi nagpapawis ang tao pagka mainit eh. So, if laging malamig, mas nalilesen ng ano, mas maganda pala sweat secretion. Lagi kami hawak na tubig, ganyan. Or panyo. Oo, para kasi ATV. Tsaka it's very important, kung kunyari walang budget para magpa-Botox, siguro, lagi na lang talaga, lalo na ngayong summer, no, maligo mm-hmm lagi. Tapos, mm-hmm, make sure gumamit ang mga antibacterial na mga soap. Like, yung iba may mga triclosan, maganda mm-hmm yon. So, para, yung amoy kasi lumalabas kapag pagka maraming pawis, bacteria, yung bacteria, dinedegrade yung pawis. So, mm-hmm, nangangamoy. So, ang maganda, kung may antibacterial property yung sabon nila, mm-hmm, at least kahit nagpapawis, kung wala namang bacterial tawag ito, mm-hmm, proliferation in the said area, mm-hmm, na-avoid naman yung pag-aamoy. Totoo yun, no? Merong pawis na pawis pero wala naman silang amoy. Meron namang walang pawis pero maamoy. Yes, so, yun yung mga bacterial sa bacteria. Tinatawag. Before we leave our topic, last na lang siguro regarding Botox, no? Yes. May possible ba siya na mga side effects? Wala bang kailangan mararamdaman yung pasyente after the Botox? And can they go back to work immediately right after the Botox? Okay. For Botox, kung marunong yung gagawa, mm-hmm, wala kang ma-encounter na problem. Mm-hmm. The problem, ang here kasi for example, for the underarm, no, mm-hmm, syempre ang gusto natin kasing targeted would be the skin only. Pag mm-hmm kunyari, ang nakagawa, kunyari nalaliman, yes, syempre we have here mga muscles and nerves. So, pwedeng, like for example, sa kamay pala, mm-hmm, o kunyari napalalim sa muscle, baka mamaya mahirapan ng mag-grasp ng, kunyari, I will get my phone, mahirapan na. But you know, if yung tao naman, yung gagawa is an expert naman, mm-hmm, and usually kaya naman nila yung control nila within the skin lang, so wala ka namang ma-encounter na problem. It will be a bit painful lang. Mm-hmm. Hindi pala bit, talagang painful kasi maraming nerve endings here eh, no? Wow, yeah. Wow. And then, wala bang anesthesia do, kahit yung pinipahid lang? Maglalagay tayo, but that would not afford a total anesthetic effect eh. Okay, okay. Kasi marami talagang nerve endings dito sa ano, sa kamay natin. Mm-hmm. So yun. Since unknown po ang pinanggalingan, syempre hindi rin natin mape-prevent. Alamin na lang po natin mga kasambahay, ang laging promote na address ni Doctoras, ni Attorney si Doctoras Sara. Saan ba matatagpuan ang iyong clinic? Sa Makati, di ba? Yeah. At ang pangalan ay? Clinica Figura. Yeah. It's located at Unit Ground 2B, the Gallery Building, Amorsola Street, Legazpi Village, Makati City. Ayan. Ang telephone number? 836-7272 or 0917-317-7272. Ayan, call for appointment mga kasambahay para sigurado ang ating schedule kay Dr. Sara Barba. Thank you okay so much. Thank you once again. Dami natin natutunan.